What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Comment reaction lang tayo dito guys sa isang video na ito. Kasi marami ako ang akong napansin o marami lang akong papansinin o napansin dito sa video na ito mga kaibigan. Ayan, umpisan natin guys at panoorin natin. At syempre, dito natin makikita yung naglalakad, no? May isang ginang na naglalakad. At, ayan, hinahanap niya, no? Hinahanap niya for sure ang kanyang anak, no? Ayun. Malabo. Ayun. Okay, makikita po natin. Ayun, guys. At dito makikita nga natin talagang gwardyadong gwardyado. Maraming gwardya dyan nakapalibot yung mga naka-t-shirt na itim guys. At makikita natin yung mga mamaya, yung mga Marcos loyalists ay linagyan ng lamesang distansya. Samantalang ito ay pinayagan ang idol natin na makipagbeso-beso. Ayan mga kaibigan, yan, dyan yung mapapansin, mapupuna kong gaano kahalaga ang isang tao na ganyan na makikipagbeso-beso. Yung mga ibang Marcos loyalist ay alamano lang, shake hands lang. Mamaya titingnan natin. Dito, nagyakapan po sila. Ayun, halatang iniiwas nung nagka-camera. Nakita mo ba yun? Kasi nandun si idol, ayaw niyang kuhanan eh. Kasi halatang medyo bias itong nagka-camera. Ayaw ipakita si idol. Ewan natin kung bakit. Ewan, ano ko lang to. Halatang ayaw kuhanan si idol dito. Ayan. Kinakap niya o, di ba? Nagyakapan sila. So makikita natin, hindi po basta makikipagyakap ang isang first lady. Ayan, ang tagal nila nag-uusap dyan. Oh. Makikita natin dyan. Ah. Ang tagal nag-uusap dyan. May mga pinag-uusapan sila. Yan yung mga sinasabi ko, may mga security dyan, yung mga naka-itim dyan. Nakapalibot yan. May mga nakapalibot. At si idol, saka si Rafael Rochelle ito, yung gaganap na sa kanyang pelikula. Talambuhay na. Talambuhay niya, mga kaibigan. Ayan. At dito nga, sinuting, may ano nga dito. May sin dito, yung tagpo na ito, na si Rafael Rochelle din ay nakaupo si Madam at pupunta si Rafael Rochelle na nakipagbeso-beso. Yun yung isang tagpo sa shooting mga kaibigan. Sa venue na ito. Ayan. Tuloy natin. Marcos, sa hindi po niya kilala. Ayan, nag-uusap sila. Matagal sila nag-uusap. Ayan, oh. Kumbaga, may time yan. Hindi lang yung beso-beso, ano lang. Nag-uusap talaga. Merong pinag-uusapan dyan. Hindi naman, kumbaga, nagkumustahan ng tunay na magkakilala. Eh, tignan mo yung galaw nila, guys. Makikita dito ang galaw nila. So, ano bang relasyon ng taong ganyan? Hindi lang po magkakakilala yan. Ayan, no? Tinatapik-tapik pa, pero may nagpa sinungaling nga dyan na yung babae na yan, yung tumatapik-tapik kay idol, ay kapatid daw ni Madam Imelda. Ayun na nga, kahit kapatid man yan, hindi nga yan yung tunay niyang ina, ay yung ganyan na reaksyon, ayan o, nag-eye contact sila dyan, o, tapos kinatapik-tapik pa yung pisngi nga. Ibig sabihin, talaga silang magkakakilala. Yun ang punto dyan, mga kaibigan. Magkakakilala, pero kung kapatid yan ni Madam Imelda, o, ano ang sinasabi niya kay idol dyan. Ayan naman. Kaya meron nga dyan mamaya, makikita natin yung isang mahigpit na kaaway ni idol na isang Marcos loyalist, magpapakita dyan mamaya. Ayan, samantalang sila, meron ba silang mga tagpong ganyan? Yung mga nakakilala, sabi nga, nakikipag-usap pa raw. O yan. No? Tignan mo yung galaw nilang dalawa. Ayan, o. Pinatapik-tapik pa. Yung po ang nanay ko ni Francis Leo Marcos. Okay, so ipagpatuloy natin panoorin guys at dito ay makikita nyo ulit ang tao no nagpost ng convo na yon na di umano ay galing no daw
sa convo na nila nila Madam Amy Marcos at saka ni Bibi. Ito po siya guys, ito po siya. Ayan, pag kinulong niyo siya, yan po si Iron Rock. Okay. Oh, yan, yan po si Iron picture, Rock. Picture lang yan, hindi man, hindi makalapit. Isa siya mga... Ayan, nakikita niyo yung mga security na yan, no? Talagang ito, ito, ito yung lamesa na sasabing, sinasabi ko. Habang naka, ano, may mga nakapalibot na gwardiya dyan, kagaya nito. Nakatalikod na sa akin. Security yan, mga nakaitim. Marcos, pero bakit ganun ang kanilang inalalabas, inilalabas sa kanilang konvo? Ayan. At dito nga guys, yung pinamigay na balde dito, ay meron tayong picture. Na yung picture i-insert natin mamaya para ano yung picture na galing mismo dun sa bahay ni Idol, yun ang ipinamigay dyan mga kaibigan. At alang-alang pagkaalam ko dito ay si Idol pa ang gumastos dito, yun ang aking pagkaalam. Pati yung mga 3,000 na balde na ipamimigay sa mga Marcos loyalists. Ayan. Okay guys, so panuunin po natin itong ginawa hanggang matapos. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig at panonood. Ito, 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 meron akong ito. Ayan si Rafael Rosel mga kaibigan. Ito yung gaganap ng talambuhay na na pelikula ni Idol. Pero ayaw yatang ipalabas. Ayan naman. At dito, sasabihin niya yung pangalan ni Idol dito. Na siya ang gaganap ng kanyang talambuhay. Ayan naman. At dyan pa mismo, siyempre artista yan. Ayan, sabi si Francis Marcos, gumawa siya ng pelikula ngayon. Talambuhay ng buhay niya. Ayan. Oh, wow! Sabi pa ng mga announcer, ibig sabihin, kilala nila. Wow! Sino ba ito? Hindi ko kilala yung mga yan ah. Eto na, eto na yung meron pa akong napansin dito. Pansinin niyo. Ano ulit itong parte na ito? Ayan, nakapalibot yung mga security talaga. Oh. Hindi basta-basta ang makikipag-beso-beso kay Madam Imelda. Ayan, mga security lahat yan. Nakaitin. Ito pa yung sinasabi ko. O yan, o, nakaprotect tayo ang mga yan. Kumbaga ito, nandyan yung mga fans dito sa harap. Protektado ang likod ni Madam. Ang ano yan, o, tingnan mo, yung mga hindi pwedeng lumapit, may lamesa. Makikipagkamay lang dyan, mga kaibigan.
Ayan, layo kayo, sabi ng nakaputi. Huwag kayong lumapit. Ayan. Protected yung likod niya. Ayan, layo kayo, huwag kayong masyadong lumapit. Ayan, kung makikipagbeso-beso eh, talagang tingnan mo yung isang makikipagbeso-beso dyan. Isang makikipagbeso-beso lang yun dyan. Alam mo ah. Halos daliri lang ang ating hawakan. Ito. Ito mo ang nagpapansin ako dito sa beso-beso na ito, mga kaibigan. Ayan. Umpisahan nyo lang pumansin kung ano ang mapapansin nyo sa kanilang beso-beso. Ayan na. Ayan na. Oh. Ano bang napansin nyo sa beso-beso na yung mga kaibigan? Ismak na ano lang eh. Parang ano lang ba? Parang hindi beso-beso. Ito ay aking pang sariling opinion lang guys. Parang dry ang kanilang beso-beso. At hindi ko na i-elaborate kung ano ang ibig sabihin niyan, mga kaibigan. At meron nga akong blind item. Puntahan niyo na lang ang aking blind item dun sa isang YouTube channel ko at dun ko binanggit yan. Yang bagay na yan, mga kaibigan. Hindi ko nababanggitin dito kasi siguradong maraming makakaalam dito. Kung yung mga gustong malaman lang, puntahan na lang dun sa aking blind item. Doon sa yung Roman Carreño LTV na bagong YouTube channel ko, yung 420 subscribers lang yon, mga kaibigan. Doon ko lang yung binanggit. Ayan. At parang dry yung aking napansin dito. Dry, yun na lang ang aking masasabi. Parang iba. Ngayon lang. Tuloy natin. Parang nag-iiwasan pa. Oh, alayo-layo. Parang something-something parang ano lang, oh. Parang hindi man lang sila nag-uusap, oh. Oh, mama, kumusta ka na? Parang hindi man lang nag-wish yata. Binigyan ng wish, parang mas matagal pa yung pag-uusap nila ni Idol, mga kaibigan. Ayan, may ginulong. Ayan yung tag ko. May ibang kuha yan, ibang kuha yan kanina. So, tingnan mo. Ang layo. Parang hindi man lang mayakap ng mahigpit, ah. Yun ang aking napansin dyan, mga kaibigan. Parang merong ayun naman ay puntahan nyo kung anong gusto nyo. Yung aking sinasabi ay meron akong blind item doon. Ayun naman, mga kaibigan. Ayan. At dito na natatapos ang ating video yata. Ayan, oh. Ayun na nga, tapos na nga, mga kaibigan. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carreño LTV magbabalik.